dapat pinipersonal ang inyong mga laban. Buhay nyo nakataya dito! Yan ang dahilan! Bakit kayo matatalo? Bakit kayo mamamatay? Celine! Anong ginagawa? Ayoko na ng ganitong laban, ina! Silang dalawa lang naman yung naglalaban dun eh! Ituloy mo ang laban sa ayaw mo at sa hindi. Laban ito ng buhay mo, ng buhay natin! Ituloy ang laban. Tama na yan! Tapos na ang laban na ito! Kalan! At si Vito! Panalo! Yeah. Alam mo, sayang eh. Hindi natupad ni Celine yung pangarap niya. Di naman pangit ang nangyari, di ba? Magkaibigan pa rin kayo. Kunin ka pa, di ba? Yun naman ang gusto mo. Ngayon, wala nang hahadlang sa inyo. Pwede ka nang magtapat kay Celine. Wala nang dahilan yung katorpehan mo. Eh kung ako yun, niligawan ko na si. Ikaw, pinatagay mo lang tulad ng ganito. Mukhang ayaw naman ni Aling na eh. Baka awain lang ako nun. Alam mo, pag matapang ang loob, maraming paraan. Kung patorpe-torpe ka lang, marami kang dahilan, no? Mitos, gusto ko sanang batiin ka sa pagkapanalo mo. Maraming salamat. Alam mo, Rayshan, magaling ka rin eh. Nakatsamba lang talaga ako. Pero ito tatandaan mo. Sa susunod na naghanap sila o nangailangan na isa pa runin, tinitiya ko sa'yo kung makakapasok ka. Wala nang problema yun sa akin eh. Tanggap ko naman yung nangyari. Pero ayos lang. Then natalo man ako sa laban, nagkaroon naman ako ng bagong kaibigan. Nagpatalo ka! Yun ang sabihin mo! Hindi po. Talagang magaling lang si Mitos at saka si Talon. Si Mitos! Siya ang may kasalanan nitong lahat! Siya ang napabago sa isipan mo eh! Kung may mangyari sa'yo, siya ang may kasalanan! Ano ko ba kasi pwedeng mangyari sa akin? Bakit yung laging sinasabi yan? Hindi mo gugustuhin malaman pa, Celine! Nakasalanan yung buhay mo dito, ang buhay nating dalawa! Hindi ko kayo maintindihan! Pagdating ng panahon, Celine, malalaman mo ang sinasabi ko. Pero ngayon pa lang sinisiguro ko na sa'yo. Pagsisisihan mo yung ginawa mong pagpatalo sa laban mo! Naiinip na ako. Kailan na ba ang sinasabi mong panahon na makukuha ko na ang kwintas ni Creon? Malapit na, Vega. Bukas na pararangalan ni Master Cadmus ang dalawang bagong runin ng Lumerian. Doon niya iaabot ang kwintas. Doon tayo sasalakay? Hindi muna. Marami pang kalaban. Maghihintay tayo ng pagkakataon. Maguhan ang may hawak ng kwintas ni Creon. At nakasisiguro akong madali mong maagaw sa kanya ang pintas. Pag nangyari yun, Vega, ikaw na ang magmamay-ari ng Lumeria. At hindi lang yun. Mahahanap ko na rin ang nawawala kong kapatid. Yung dalawa ang pinakabagong mandirigma ng Lumeria. Unang lima. Hindi biro ang responsibilidad na pinasok nyo. Hindi rin biro ang sakripisyong ibibigay nyo sa bawat mamamayan ng Lumeria. Dahil sila lagi ang dapat na mauna. Walang pamilya, walang kaibigan, at walang kasintahan. Kapag mali, dapat na parusahan. Isa lang ang dapat mga ibabaw. Damdamin at sa puso. Yan ay ang batas ng Lumeria. Alam nyo na siguro ang alituntunin dito. Naituro na yan sa inyo sa pagiging runin. Alam kong hindi naging madali para maabot nyo ang inyong tungkulin. Sana huwag niyong sayangin ang pagkakataong binibigay sa inyo. Bukas na bukas, magiging opisyal ang proklamasyon
ng pagiging runi ninyo dito sa Lumeria. Salamat po. Salamat po. Galit pa po ba kayo sa akin? Maniwala po kayo sa akin. Hindi ko pinatalo yung laban. Binigay ko lahat ng lakas at galing ko. Lumaban ho ako ng patas. Ina, maniwala ho kayo sa akin. Yun ho ang totoo. Gagawin ko naman ho lahat ng gusto ninyo eh. Mahal na mahal ko ho kayo. Kailanman inisip na saktan kayo ng ganito. Maraming salamat sa'yo, Celine. Hindi dahil sa'yo, hindi ka malalating ang lahat ng to. Gaya na nga nang sinabi mo, sino pong magtutulungan kundi tayong dalawa rin? Galit pa rin ba sa akin ang nanay mo? Ano ba nangyari doon? Ba't parang galit na galit siya? Hindi ko nga alam eh. Basta nitong mga nakaraang araw, naguguluhan ako sa mga kinikilos niya. Marami rin siyang sinasabi na hindi ko maintindihan. Baka naman hindi niya matanggap ang pagkatalo mo. Hindi lang yun eh. Malakas ang kutob ko. May mas malalim pang dahilan. Sana ako. Kung pwede niyong gawing runin si Celine. Magaling naman po siya. Karapat dapat po siyang maging runin. Kung tatlong kakailanganin, hindi ako magdadalawang isip na kunin siya. Hindi ho ba pwedeng gawa ng paraan? Lima lamang ang runin. Dahil lima lamang ang kapangyarihan. Wala akong magagawa. Gagawin ko pong lahat. Kahit ano. Hindi masasayang ang talento ng anak niyo. Maganda pa rin ang kanyang inabukasan. Darating ang panahon, mangangailangan pa rin ang bagong runin. Bata pa siya. Marami pa siyang pagkakataon. Namumukhaan kita. Akong nagpakulong sa'yo. Galing ka sa Argos, hindi ba? May kinalaman ba to sa pagkakakulong mo? Gusto mong pagtakpan sa iyong anak ang mga naging kasalanan mo. Hindi ibig sabihin kapag naging runin si Celine, matatakpan na ng pangalan niya ang mga nagawa mo. Alam ba niya na kulong ka? Hindi niya dapat malaman. Walang dapat makaalam. Yung banda ilan? Ikinalulungkot ko. Wala akong magagawa.
mo lang ituloy yan. Hindi ako magdadalawang isip na ipakulong ka ulit. Bakit? Ano ba kala mong ginagawa ko? Nagnanaka ulit? May pera ako. May hinahanap lang ako. Hindi dahil galing ako Argos, magnanakaw na ako. Tingin niyo naman sa akin lahat, busabos. Pwede ba, Leal, tigilan mo na ako? Sinisira mo lang ang araw ko. Sana sinigurado mo muna na magnanakaw talaga siya, sasahin uli mo kagad. Paano kung magnanakaw nga siya? Wala na naman akong magagawa kung di hulihin siya eh. Kaya naisip ko siyang pigilan. Pero ako naging napapahiya. Leal, huwag mong sisisihin ang sarili mo. Ginawa mo lang kung ano yung tungkulin mo. Yun na nga iniisip ko minsan, Aure. Ano bang mali sa akin? Nalilito na ako eh. Tama bang maging tapat ako sa tungkulin ko? Sa batas, sa bayan? Sa pagiging runin ko? Kaysa sa sarili ko? Iyan, huwag mong pagdududahan ng sarili mo. Kayang tapatan ng kahit na sinong dedikasyon at katapatan mo para sa tungkulin mo. At dyan nakuha nga sa'yo. Leal, mabuti kang tao. At alam ko, balang araw, darating din yung panahon na magiging maayos kayo ni Cyrus. Juris, pwede ba kita makausap? Nagdadalawang isip ka sa pagiging runin? Kaya nga kita gusto makausap eh. Kasi yung laban kahapon, sa tingin ko, isa na yun sa pinakamahirap na pinagdaanan ko. Hindi ko talaga kaya saktan si Celine. Nalaman mo na na mas matimbang ang pag-ibig kaysa sa ambisyon. Alam mo, Talon, minsan kailangan tanggapin ng tama kahit napakahirap nito. Kailangan mo yung gawin. Masakit man o mahirap, kailangan mo panindigan. Nagmumukha akong matapang sa ibang tao, pero parang sasabog ko na sa loob. Dapat nakinig na ako nun sa'yo. Kung nakinig sana ako sa'yo, sana hindi ako kinain ang ambisyon ko. Sa tingin mo kaya may pag-asa pa kami ni Celine? Natatakot akong lapitan siya eh. Parang hindi na niya ako tatanggapin pagkatapos ng lahat na nagawa ko sa kanya. Ba't di mo subukan? Lalo mawawala sa'yo, Talon. Ang hina mo naman. Ayaw mong sabihin kay Celine ang nakakamdaman mo. Sige na, umalis ka na. Uwi ka na. Ang ginagawa mo dyan? Pakikinig. Ano makikinig? Umuwi ka na. Dali, dali. Sige, mag-usap pa naman. Sige na, sige na. Saan pupunta si Kira? Mahal kita. Ano? Umuwi na si Kira pero ako mahal kita. Celine, mahal kita. Kasi nung... Alam mo kasi nung... Bata pa lang tayo... Ito na ang nararamdaman ko para sa'yo. Hanggang ngayon. Hindi ko lang alam kung anong tawag doon. Pero ngayon alam ko na... Mahal kita, Celine. Wala ka ba sasabihin? Sana mamuhay, umuwi ko sa'yo,
Ayos lang naman sa akin kung ano sabihin mo eh. Basta sagutin mo lang yung tanong ko. Alam ko gusto mo ng sagot dyan. Pero hindi ko pa talaga magbibigay ngayon. Nagulo pa ang isip ko, Mythos. Ikaw naman kasi, ang kulit-kulit mo. Bigla ako tuloy nasabi na hindi man lang ako nakabuelo. Alam mo, hindi lang kita pipilitin. Puti na siguro lahat ng buhok natin, no? Hindi mo pa yun nasasabi. Ikaw-ikaw na lang kaya manligaw. Huwag na natin pagkawayan yan. Hindi ka naman niya tinanggihan. Magulit lang ang isip niya. Tsaka mayroon ka pang pag-asa. Ngayon ako sa'yo. Basta alam ko, napahiya ako kanina. Ina, pwede ko ba kayo makausap? May gusto lang akong linawin. Wala ka nang dapat linawin pa. Wala na tayong kinabukasan dito sa Lumeria. Magbalot ka na. Aalis tayo. Saan tayo pupunta? Sa Vesta? Hindi ko na kaya balikan yung magulo nating buhay doon. Kailangan natin umalis. Bakit? Hinaipaliwanag niyo sa akin. Hindi mo maiintindihan. Paano ko maiintindihan kung hindi ninyo ipapaliwanag sa akin? Lagi na lang kayo nagsasalita ng mga bagay na kayo lang ang nakakaintindi. Inaanak ninyo ako. Kung may problema kayo, isama niyo naman ako. Lahat ng hiniling niyo sa akin, kahit ayaw ko, sinunod ko kayo. Pero sana naman intindihin niyo yung nararamdaman ko sa gusto niyong mangyari ngayon. Inayaw ko nang umalis dito sa Lumeria. Nakagawa na tayo ng magandang buhay dito. Masaya na po ako. Hirap at tiyaga ang pinagdaanan nyo bago nyo narating ang pinalalagyan nyo ngayon. Gamitin nyo ang kwintas na ito na siyang magsisilbing gabay sa inyo bilang Ronin. Kinagagala ko kayong mapabilang sa limang pinakamagaling na mandirigma ng buong Lumeria, ang mga Ronin. Ganap na kayong mga Ronin. Naguyod nyo ang hustisya at ang batas sa buong Lumeria gamit ang kapangyarihang ibinigay ko sa inyo.
Ihanda mo nang makawal. Kailan ba tayo susugod? Malapit na. Malapit na, malapit na. Ngayon buo ng Ronin. Kampante na ang loob ko. Pero hindi pa rin tayo pwede magpabayaan. Kinakailangan pa rin natin maging alisto at laging handa. Maghanda? Bakit pa? Wala na tayong dapat ipangamba, Master Gatons. Kayang-kaya natin kahit na anong pagsugod ng Hilyo. Sa pagsugod, oo. Pero baka nakakalimutan mo. Nandito pa rin sa loob ng Lumeria ang kalaban natin. Hindi pa rin natin nakikita ang anak ni Draco. Nandito nakatira sa loob ng Lumeria. Naghanap na po kami sa buong Lumeria at wala po kami nakita. Panahon na siguro para ipaalam sa mga taong sitwasyon para naman makapag-ingat na rin sila. Tama po si Leal, Master Cadmus. Kung sasabihin naman natin sa kanila ng maayos, siguro naman po hindi sila magkakagulo. Kung sa ganun, mas marami po ang makakatulong sa atin. Mas mapabilis ang paghahanap natin sa kalaban. Dahil mas marami ang magiging mata natin. Ano ba iniisip mo, anak? Kung pinoproblema mo yung plano kong pag-alis natin dito, hahayaan kita munang mag-isip. Kapag handa ka na, tsaka tayo alis. Salamat po, Ina. Kumain ka muna, anak. Maraming salamat, Ina. Parating na mga Ronin. Dapat ka rin hulihin. Nagpasok ka ng kaaway dito. Sino yung kasama mo, ha? Amoy tagahil yun ang balat niya. Alam ko ang kakaibang dugo niya. Ngayon tapos na lahat. Baka pwede na tayong bumalik sa dati. Magkaibigan pa rin naman tayo hanggang ngayon. Ang ibig kong sabihin, di ba kaya hindi mo tinatanggap ang pag-ibig ko? Ay dahil baka makasagaba sa pagiging runin natin? Patawad pero hindi ko matatanggap ang pag-ibig mo. Nakabalitaan niya na po ba yung pinapasabi ni Master Cadmus sa mga tao dito? Dito sa Lumeria tumitira ang anak ni Draco. Hindi daw ang sasalakay para mapagsakan Lumeria. Gaano katagal pa ba ako maghihintay? Dito, hindi mo na kailangan maghintay. You say I don't belong. You say I don't belong.